Mga Migs, dito na naman kami muli upang ibahagi o ipakita tungkol na naman po ito sa sipa. Katulad ng frontal kick, side kick, turnback kick, run house. Yan po ang mga problema na bigyan namin ngayon ng solusyon na hindi na hinahawakan, kundi direktang depensa at opensa. Katulad nito, ang run house. Run house, ito. Ngayon, bibigyan namin ngayon ng solusyon. Kasi sa iba, ang ginagawa nila ay, pre, runhouse ka. Hinahawakan, hinihila. Ang ibig sabihin, paano mo siya hihilain kung ikaw maliit, malaki yung sumisipa sa'yo. Kaya, siba pre, kung ito ngayon ang hahawakan mo, kung malakas siya, o di talsi ka ngayon. Kaya ang ginagawa namin ngayon, ang technique namin na ipapakita ay iba. Ito yung technique sa self-defense namin. Runhouse pre. Kundi, sinisira, sinasalubong itong buto. Sinisira, dinadamis ito upang hindi na siya makapanakit pang muli. Kung titingnan nyo ng maigi, pagmasdan nyo, ito sabay yan, buto. Dinadamis natin yung buto para hindi na siya makagalaw. Kung bigyan siya natin ngayon ng lakas at bilis, ito ngayon ang mangyayari sa sumisipa. Runhouse ha, runhouse ito. Sumisipa. Ito yung ginagawa, kundi babaliin natin yung buto ng tao para hindi na makapanakit pang muli. Yun ang depensa sa runhouse. Yun ang depensa at opensa. Ngayon, kung sa frontal kick na naman tayo, ito ngayon yung frontal kick. Ha? Bigyan natin ngayon ng solusyon. Ito yung solusyon sa iba. Hinahawakan nila or sinasalubong. Paano kung malakas? Laksan mo ko, Depe. Paano kung malakas yan? Eh di, kung didiritso rito, di, bali yung daliri nyo. Ang technique namin dito, iba. Kundi, ang dipinsa natin ay kaya natin i-damage yung paa. Slow mo, pre. Ito lang ang ginagawa niya, no? Kundi, babaliin din natin yung paa niya. Kung bigyan siya natin ng lakas at bilis, ito yung mangyayari. Dipinsa at upinsa si pre. Ito yung ang mangyayari. May dipinsa ka na, may upinsa. Slow mo ha, ito, bibirahin nyo yung litid ng sumisipa. Kung bigyan siya natin ng solusyon, ito ngayon ang upinsa. Oh. Yan ang sa frontal. Ngayon, sa front kick. Ngayon, sa side kick naman. Ito yung side kick ngayon. Yan ang bibigyan rin natin ng solusyon. Side kick rin. Ang ginagawa sa iba, ganun din. Hinihila. Paano kung okay lang ito kung naka-pantalon kasi mayroon kang mahawakan. Paano ngayon kung walang pantalon niya? Paano mo siya hawakan, libre? Wala kang hawakan, kundi ito, balat. Eh, paano kung hindi mo ito kayang hawakan? Kaya yan ang problema sa iba dahil ginagawa nila hawak-hawak. Kung dito sa technique namin, ito lang ang ginagawa at ito ang solusyon namin, libre. Ito, pwede mo ito, i-damage mo ito, gamitan mo siya ng siko ngayon para hindi na siya makapanakit. Ito ang depensa na parang opensa na rin. Kung bigyan pa siya natin ng isa pang opensa, ito ngayon ang nangyayari, diretso. Slow mo, ito ha, ang ginagawa. Ito ngayon, i-damage natin, tapos itong nakahawak dito na kaliwa, ito ngayon ang itira sa bayag. Kung pabilis natin, ito ngayon ang maging mangyayari. Yan ang sa side kick. Ngayon, kung sa nakikita natin sa iba na gumagamit sila ng turn back kick, ito ngayon ang solusyon natin. Hindi na natin kailangan saktan yung tao, kundi ipigilan natin yung gusto niyang gagawin. Siyempre. Dapat, bago pala siya umikot, itulak muna. Ibig sabihin, hindi niya magawa yung gusto niyang mangyayari. Pero kung bigyan naman siya natin ng solusyon, ganito lang ang mangyayari yan, siyempre. Bago pa lang siya iikot, dapat birahin muna. Hindi niya magawa yung gusto niya. Yun ang apat na technique na pinapakita namin sa inyo kung paano solusyonan gamit ang technique ng Philippine Combat Martial Arts na wala ng hawak, wala ng maraming galaw, kundi direct to the point, i-damage natin yung pinagamit na pananakit.
Kaya kami nagpa-practice kami sa matitigas na bagay dahil dinadamage namin yung buto ng tao kasi hindi na kayang tiisin ang sakit lalo na sa buto. Abangan niyo muli ang aming sunod na episode, yung sa tutok, hawak, kung paano natin solusyonan na hindi na ginagamitan ng katulad sa ibang technique, kundi dito direct to the point kung paano natin i-damage yung mga humahawak na hindi na kailangan pang ibalibag or bali-baliin. Dito, one move, one destroy. Kaya salamat po sa mga nanonood. Please like and subscribe sa aming YouTube channel.